So importante 'yun, ha. Huwag tayo lahat sa loob, meron dapat sa labas dito. Maintain that, okay? Yes, sir. Oh, sige, sige. Sige, sige. Lapat may facial lahat, may face mask at saka tayo. Siguraduhin, ha. So dalawang barangay ito. Ako, dalawang barangay. Oh, sige, sige. Ano ba 'to? Wala kanino umaga pa? Oo. Anong oras sisimula? Actually, nakapila na po sila sa mga alas 5 pa lang. Mm. Pero yung pagpila nila, ay, dapat. Kasi may oras naman, hindi naman sabay-sabay, no? Oo. Sige, sige. Ay, magandang tanghali sa inyo. Apo kayo ito sa amin dyan. Sample. Yan, galing mo. Ayun, pero may pulis dapat na naan dyan, di ba? Kasi yun. Sige. Yes, dati, barker siguro dati yun. Galing eh. Ano naman? Inabol ko na kayo. Napakunahan na po. Ano po sir, nakasilito pa po ako sa Makassar. Oo. Pero residente kayo dito? Yes po sir. Doon kayo nag-work? Yes po sir.
Oh, maganda, maayos nga eh. Hi, kumusta po kayo? Good morning. Ito po yung mga taga City Hall, ano po? Ako. Kayo po yung nag... ano to, parang... Sa validation po. Validation, doon na po yung... Doon po yung payroll. Aha. Doon ang payment. Eh, maayos naman, mukhang... Oo. Oh. Right. Nanay. Parang bakante dito sa kabila, no? Tinatawag na yung kasi may orator sila. Pagkatapos ng... Maganda yung scheduling nila, sir. So, pagkatapos ng oras na to, yun sa naman. Talagang distributed, iba yung po. Umaga! Kasi makusap ka ng interest namin sa Ma. Hi, ma'am. Kumusta po kayo? Oh, talagang marami nang dumalaw sa inyo dito, ano? Opo, kanina. Ako na ba nag-ikot-ikot na rin, napadaan na rin dito, galing ako sa Intramuros. Opo. Oh. So, ilan po kaya accommodate nyo dito supposed to be for the whole day? Sa Abs-cbn po is 1261. Opo, tapos balihin natin sa umaga at sa hapon. Yes po, may schedule po per barangay. Yung opo, pero sa umaga ba, paano yun? By the hour or every 2 hours or by the hour? Every three hours. So, ibig sabihin, sa umaga, parang dalawang batches. Sa hapon, dalawang batches din. So, bali, apat na batches sila. Actually, sir, sa ngayon po, ang kikater po namin barangay dito sa Abad ay anin. Mm-hmm. Sa Melcela po, ganun anin din po. Oh. Sabi niya po, ang main concern kasi namin is masigurado na ma-observe yung minimum public health standard. Which is, naging template naman ang lahat. Talaga may upuan na para dyan sila magpila. At the same time, yung ginawa yung scheduling iba sa umaga, iba sa hapon, sa umaga, dalawang batches, sa hapon, dalawang batches, that will ensure na talaga hindi mag-ipon-ipon. Ang maiwasan lang sa umaga, yung pang first batch, ang aga nagpuntahan, di ba? Sir, yung pilahan, kaya sir, yan ang inanapan agad. Pero kanina sir, nag-monitor kami, walang pumunta, dahil nga sir, may schedule na sila. Kaya nga, pero ibig sabihin pa, yung pang first hour kasi, ano ba, pang alas 8, yung iba dyan, talaga mag-i-insist sa alas 5 kahit alas 8 pa naman. Totoo, sir. Yun ang dapat na mag... Yun ang hindi kaya importante. May presence ng police sa labas. Yes, sir. Mga 4:30 pa lang, sir. Nagpapaano na ako ng report dahil baka na naman mangyari yung dami ng pila. Pero nga, alam kasi na may schedule eh. Ayun, nakapag-adjust na. Actually, sa lahat po ng pinunta ko, even sa Quezon City, maayos lahat. Kasi yung scheduling naman, yan is a best practice na napag-usapan na. Okay. Ng DSWD, na-advise sa inyo, kaya in-top yun lahat. Sa dami lang na pagdaan ng payout. Tama po. Ito po. Ito naman, kumusta naman ang ating... itong mga pang-ayuda, ayan ay ano, nasa si... Ito po, galing sa mga... Galing City Hall. Opo, mga maker workers po natin sa mga makaupo. Ayun naman na dapat na bibigyan natin ng seguridad. Yes, sir. Baka masalis yan, di ba? Yun ang dapat bantayan. So, yun naman ang concern talaga namin. Siguraduhin na observe ang health protocol sa loob at sa labas at siyempre yung security ng mga ng ating may hawak na pera at hindi lang yun, natin din, di ba? So, sa tingin nyo naman, ano pong inyong observasyon sa mga sa ating security deployment? Okay po ngayon, talaga. Makatutok po sila, alam po nila kasi din yung oras. Kung anong barangay lang muna i-cater namin, naharang na po nila pag hindi pa po schedule. Habot sa mga police natin, ano po masasabi nyo? Kunyari wala dyan si Didi. Ibulong nyo na sa akin. Ibulong sa akin, oo. Okay. Yung ating station commander. Okay din po. Very good. Kasi yun talaga yung aming instruction sa kanila. Kasi... Alam niyo, iba't ibang bayan, iba't ibang city, maaaring may counting adjustment doon sa kanilang programa. Di ba? Kaya maganda doon, alam nila para makapagplano kayo. Di ba? Kaya nakakaalam. Kung naka problema, sagot ninyo. Di ba? Kaya inusupervise ngayon ang ating mga disiplina. Makauwi sir yung ating mga nagbibigay ng pera. Minsan sir, pati yung mga kumuha ng ayuda, kailangan maiuwi ng ano dahil may insidente kami last time. Ito naman kasi, not necessarily na ang pupunta dito, who is representative of the family, is a quarantine pass holder. Not necessarily, di ba? Pero since ito naman, within the barangay lang sila, actually, hindi lalabas ng Manila, kaya wala tayong problema sa mga checkpoints. Yes, sir. Consider it naman tayo. Hindi tayo magkakaproblema. Sir, silang documents na magpapakita na tatanggap sir sila na ayos. Hindi, actually, parang meron ba ganun? Parang hindi, listahan lang eh. Barangay certification. Tapos sina-assist po sila ng mga barangay papasok dito. Yung barangay certification saan binibigay? Sa barangay. Dati pa, kasi sila pumunta dito.
na sila tatanggap. Okay. Maganda yun. Kasi sa iba wala. Kaya may konting pagkakaiba yung mga, ano, eh, mga LGU. So, pero importante doon, alam ninyo, di ba? Kung paano mag-a-adjust. Kasi kung hindi natin alam yun, paano tayo mag-a-adjust doon? Paano kayo makapag-suggest, di ba? Kaya may meeting na sila, sila na ano. Tama. Napaganda na ganito. Ang, well, in the case of Metro Manila and TCPD, kasi isang syudad yan eh. Kaya iisa. Iisa ang protocol. Kaya nga, pare-pareho mga station commander mo at sagot mo lahat yun. Yes, sir. Just like in QCPD. Well, for the, you have different station commanders, i-implement lang nila on the respective areas. But for the other 15 cities, medyo maliliit na konti. Malaki rin, pero isa lang kausap doon, Chief of Police. Yes, sir. Dito, ikaw lang kausap, Didi, but with your station commanders. Ilan yan? Labing-tatlo? Labing-apat, sir. Labing-apat. Sila kasi, sir, ang aking ground commander automatic. Very good. So, pag meron kami mga kagaya ng Navy and Coast Guard, GTF, report sa station commander. Tama yun. Magaling talaga ito, district director na ito eh. Yeah, nga eh. Parang, parang galing ka sa COVID shield dati ah. Ako, sir, ang head sir. Galing ako sa Quezon City at dito rin sa Manila at napunta ko yung iba't iba natin mga Ayuda Distribution Centers. At ang concern ko naman kasi is masigurado na maobserbahan ng ating mga kababayan o rin pupunta dito yung minimum public health standard. At dahil nga sa magandang preparasyon na ginawa ng ating mga chiefs of police or mga concerned na commanders na nagkaroon ng prior coordination with the LGU na ilatag nila na maayos. Alam naman natin na may mga konting sabihin natin mga peculiarity o pagkakaiba ang iba't ibang LGU at pati na rin yung facilities. Kaya nga dapat nag-a-adjust dun. Pero nasa kanila yung para planuhin yun at masiguro na hindi ito magiging super spreader event. At tama naman, napakaganda nung aking ikot at nakita ko yun. Another thing is that gusto natin makita na sigurado na yung safety, protection ng mga kawani ng ating city government or other national agency sa pagbibigay ng mga ayuda. So, ayun naman, may tamang protection na binibigay ang ating mga police. Napakaganda rin kasi nga, iba yung schedule sa umaga, iba pa rin yung schedule sa hapon. At sa during sa umaga, may mga different batches pa rin. So, ito mga ito, mga best practices na natutunan natin even before. Kasi hindi naman itong first time eh. Pero, lagi siya na-improve kasi binibigyan natin ng emphasis na ang ating police, lagi magko-coordinate sa LGU para malaman ang programa ng LGU at makapaggawa ng magandang plano ang ating mga police. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Last na to. Hindi pa, meron pa doon. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Bye, sir.